kung tumagay sa loob ng bahay. Ganon din sa Pasay City at dapat naka-face mask pa. Nakatutok si Athena Imperial. Naabutan ng GMA News ang ilang mamimili sa isang supermarket sa Pasay City na kahong-kahong alak ang ikinakarga sa kanilang sasakyan kanina. Paninda raw ang karamihan dito pero nagtabi na rin sila ng pansariling konsumo. Ah, konti-konti, tikim-tikim lang. Kami-kami lang, mga tatlo, ganun. Kasama rin sa mga pinamili ng mag-asawang ito, ang alak na special request ni Mister. Masaya. Ikaw, na-English ka? Medyo. Sa bahay lang po. Tapos? Huwag nang mangimbita. Malaya nang muling magtinda, bumili at kumonsumo ng alcoholic beverages ang mga residente ng Pasay. Pero mula alas 8 lang ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Simula kasi kahapon, ipinatupad na ang Pasay City Ordinance 6107 na nagpapahintulot sa mga taga-Pasay magbenta at uminom ng liquor products. Paglilinaw ng Pasay City LGU, inamyendahan lang ang nauna nilang ordinansang nagpatupad ng liquor ban sa kanilang lungsod dahil sa enhanced community quarantine. May mga alituntunin pa rin daw na dapat sundin. Dapat sa loob ng bahay ang inuman, hindi pwede sa bakuran. Hanggang 5 katao lang daw ang pwedeng mag-inuman sa loob ng bahay. Kailangang naka-face mask at masusunod ang physical distancing. Ang mga lalabag, kakasuhan at magbabayad ng mula 2,000 hanggang 5,000 pesos. Naglagay lang kami ng window from 8 o'clock in the morning to 6 p.m. Pwede silang bumili. At hinigpitan pa namin ito. Ito ay talagang hindi namin sila pinapayagan na uminom kahit doon sa backyard nila or sa kahit sa ang public place. Except doon lang sa loob ng kanilang tahanan. Paliwanag ni Mayor Calixto Rubiano, paghahanda na raw sa new normal ang pagpapanumbalik nila sa pagbebenta, pagbili at pagkonsumo ng alak. Sagot din daw ang ordinansa sa apila ng mga taga-Pasay. Pantanggal din daw stress at pagkabalisa ang pag-inom ng alak kaya pinayagan na ang pagbili nito. Pero may babala si Mayor. Pag hindi nasunod at hindi talaga makontrol sila, pwede natin ibalik. Total, ito naman ay modified MECQ. Pwede natin silang i-extreme community quarantine doon lamang sa kanilang lugar. Tulad sa Pasay City, inamyendahan na rin ng Quezon City ang kanilang ordinansa kaugnay ng liquor ban. Mula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon lamang pwedeng magbenta o mag-distribute ng alak. May limitasyon din sa pagbili ng alak na pansariling konsumo. Kailangan ding magpresenta ng valid government-issued ID ang mga bibili ng alcoholic drinks na pansariling konsumo. Valid business permits naman ang ipakikita kung bibili para magbenta ng alak. Sa loob lang din ng pribadong residence, pwedeng mag-inuman habang ipinatutupad ang MECQ. Maaaring arestuhin at kasuhan ang sinumang lalabag sa ordinansa. Sususpindihin o ipasasara naman ang mga pasaway na establishmento. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras.